Hello again guys, it's me Bombay, ang nangungutang pero di pwede utangan dahil wala namang ipapautang. So welcome to my video! Bombaya! Guys, magpapakilala ako kung sino ako at kung ano yung aking background. Konti lang naman. While doing that, mag-makeup ako. Wala lang kasi bored na bored talaga ako ngayon. So, ayun. Ako nga pala si Bombay. Caitlin. O, yun yung aking pangalan. So, nanggaling ako sa mahirap na pamilya. Yung aking mama is labandera noong araw. Tsaka yung aking ama is carpintero. Tapos, yung aking ama is youngest sa magkakapatid. Tatlo lang silang lalaki. Tapos, yung aking ama is third year college lang yung natapusan niya. Yung aking ina naman is high school lang. Kaya, ayun, nahirap lang kami. Pero, okay lang naman kasi makapakain naman kami nila. Anim pala kami magkakapatid. Ako yung eldest. Ako yung nag-iisang babae sa siblings. Kaya, hindi naman ako spoiled kasi wala naman akong isa-spoiled kasi. Nga, mahirap kami. Tapos, yung accent ko is Ilonggo kasi nga, or Hiligaynon kasi taga City of Smile ako. Yun, so magpa-primer na tayo. Ayun, so, yun lang. Graduate din naman ako ng college, pero di ko rin naman nagamit kasi nga, siguro, mahina yung utak ko, kaya... kaya simpleng trabaho lang yung nakuha ko, pero okay lang naman kasi napapaaral ko naman yung mga kapatid ko, napaaral ko naman, nakagraduate naman yung aming bunso, sa tulong rin ng aming ng tiya, tsaka sa tulong rin ng isa kong kapatid, kaya yun. Tapos nga pala yung aking introduction na Bombay na nangungutang, totoo naman yung nangungutang, sino ba naman walang utang, di ba? So ayun. Pero, nagamit ko naman yun ng tama. Minsan, siguro hindi. Siyempre, habang lumalaki ka, may mga wants ka talaga. Kasi nga, hindi ko yun nabili nung araw, nung maliit ba ko. Kasi, yung sweldo ng mama ko, at saka yung papa ko is tamang-tama lang sa pagkain, sa pamasahe, papuntang eskwelahan. Anim kaya kami, so yun, ang hirap ng buhay. Pero, nagpapasalamat rin naman ako sa aking magulang dahil napag-aral nila kami. Nagbababo yung aking ama kahit na nagkakarpentero siya at nung naglalabada yung aking yung aking ina napapakain naman kami nila tatlong beses sa isang araw kaya yun kasi magpo-foundation na tayo so ayun ano pa ba 30s na ako matanda na kaya pwede nyo na akong tawaging Tita Bombay. Yun, nag-iisang babae lang, parang hindi pa babae, parang lalaki, charot, kasi nga, siguro, parang boyish ako kasi, nung araw, yung mga kalaro ko is puro mga lalaki, kasi yung mga kapatid ko is lalaki, so wala naman akong lalaroin nung araw na, na babae, ewan, inaaway nila ako. Kasi nga siguro yung aking kilos is parang lalaki. Yun. Ano pa ba? Foundation pa lang ako pero para wala na akong sasabihin. Pero yun dati, hirap talaga ng buhay. Naranasan ko rin kumuha ng pagkain ng baboy para may pakain kami sa aming mga BX, sa aming baboy para maibenta namin pag lumaki na. Yung pera na makukuha namin sa pagbenta ng baboy is yung gagamitin naman sa pagbili ng mga school supplies namin. Siyempre, pagkain. Tapos, yung papa ko is mahilig sa manok. Marami. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang manok. Kasi yun na yung kanyang stress reliever. Ayun. Nasa 60s naman sila ng mama ko. Kaya, ganun. Noong araw, naranasan ko rin na hindi ako pa sasamahin sa birthday kasi nga wala akong damit. Wala akong pambiling damit. Tula rin akong pangregalo. Kaya nung araw, grabe yung iyak ko noon. Dahil gustong-gusto kong pumunta sa birthday. Kasi nga minsan lang ako makakain ng nung spaghetti, nung salad. Kasi nga mahirap kami. Yun. So grabe yung iyak ko noon. Hindi ako isasama ng mga kaibigan ko noon. Kasi nga, wala akong damit. Naranasan ko rin na nung enrollment na nung high school,
hindi rin ako makasama sa kapitbahay namin na mag-enroll dahil nga, walang damit. Wala akong damit pang, pang lakad. Yung mga damit ko naman is bigay lang sa akin ng aking mga cousin. Yun. Pag pumunta yung aking ama sa bahay ng cousin ko, binibigyan nila kami ng mga damit. Tsaka bigas. Kasi nga, yung aking ama is siya yung pinakabunso. Yun. Kaya, ang hirap talaga pag pag mahirap ka, pag wala kang damit pang lakad, wala kang maisuot na sapatos, wala kang kahit na pambili man lang ng ng regalo sa pupuntahan yung birthday. Kaya ayun, napakahirap talaga ng buhay dati. Sa ngayon, okay naman, nakakalakas din naman. Ganun lang naman talaga yung buhay kasi ito yung gagamitin ko. Kasi di naman sa lahat ng bagay pinagpala tayo. Pero pasalamatan pa rin natin yun na buhay tayo. Kumakain tayo sa 3 beses sa isang araw. Tapos andyan yung mga mahal natin. Okay lang yung andyan yung mga mahal natin sa buhay. Sumusuporta kahit papano. Tapos yung importante naman is marunong tayo magdasal. Minsan nga, naranasan ko rin na inaano ko yung Diyos kasi minsan ang hirap na parang di ko kakayanin. Kasi nga, ako yung eldest. Siyempre, pag may problema sa bahay, ikaw talaga yung kakausapin na magulang mo kasi nga, ikaw yung nakakaintindi. Ayun. Sa konti lang lagay natin na ayan. So ayun, minsan nakikita ko yung aking ina na umiiyak dahil nga dahil wala siyang ipapakain sa amin. Yung kita naman ng aking ama is pang lang yun, pambayad ng quarantine minsan. Kaya naghahanap siya ng labahan doon sa may amin dati sa mga kapitbahay kung pwede kaming maglaba kahit na abuntis siya noon sa kapatid namin nung bunso. Naglalaba si mama kasi nga walang kung hindi siya naglalaba walang kami kakainin, wala kami ibabaon sa school. Kaya ayun hirap pero nakayana naman. Proud ako sa aking magulang kasi nga nakayana nila yung mga pagsubok ng ating Panginoon, diba? Importante lang naman marunong tayong magdasal kasi sa kanya tayo kumakapit. Sa kanya tayo binibigay na ating mga saloobin. Sa kanya tayo nag-express kung yung mga problema natin sa buhay. Kaya ayun. Kaya minsan ang hirap. Hindi naman natin yung maikakakaila na mahirap talaga yung buhay hanggang sa ngayon. Kasi isa pa itong pandemic na to, diba? Itong pandemic na to is nagbibigay talaga sa atin ng kahirapan. At nasa sa atin na kung magiging tayo, magiging matatag sa ating buhay-buhay. Yan. Sana naintindihan nyo ako. Kasi bored ako sa bahay. Kaya mapapakilala lang ako sa inyo. Kung sino ako. Ayun. So, ayun. Nagyan ko na ng konti na dyan. Alam niyo ba, matagal akong mag-makeup kasi hindi naman ako talaga marunong mag-makeup. Na-inspired lang naman ako sa mga nakikita ko sa YouTube o sa Ayan. Nagyan na ito ng konti dyan. Ayan. Parang may lang tayo dyan. Ayan. Nagpapasalamat rin pala ako sa mga taong tumulong sa amin noon. Kahit na nahirap ang buhay, andyan sila para tulungan kami. At nung pala nagkasakit yung aking yung aking ama, talagang napaka bigat na ang nararamdaman. Kasi nga wala kaming perang paggamot sa kanya. Buti na lang yung mga kapatid niya is doon sa hospital nagtatrabaho kaya natulungan din naman nila kami. Kaya yun, malaki rin ang aming pasasalamat doon sa aming mga tiyo tiya na tumulong sa amin. So ayun.
So ngayon, maglalagay ako ng eyeliner. At dito na rin naman ako, nahihirapan naman. Kasi nga, hindi ako marunong maglagay ng eyeliner. Oh, ayan. Kita niyo. Mali. Ayan na yan. Ganyan na lang. Hindi talaga ako marunong. Ayan. Sara. Pangit talaga. Hindi ako talaga marunong maglagay ng eyeliner. So, ayun. Yun na. Ayun. Oh, kita nyo. Sorry. Okay. Ayun yan. Ayun nga. So, saan na ba ako? Anong dati, munti ka ng mga tayong ama ko. Dahil, sa kakainom, oh, walang pera, pero umiinom, makakabili ng tanduay. Nung dati uso pa yung ano, tanduay light na yung may pomelo. Yun. Yun talagang nakakaano sa kanya. So, ayun. Dahil dun, na ano siya. Na hospital siya. At dahil dun, nagka ano yung kanyang tatay. Kaya sa mga tatay dyan, bawasan yung pag-inom. Dahil hindi naman nakakatulong yung pag-inom, nakakabigay pa ng sakit. At sino mo problema? Eh, diba? Yung pamilya din. So, ayun. Nung nagkasakit siya, yun, na-realize niya na huwag na siyang uminom. Hindi na siya uminom. Tinigil na yung pag-inom, tinigil na din yung pag sigarilyo. Kasi yun yung nakakasira ng kanyang katawan. Yun yung pinasalamatan ng ina ko. Dahil tumigil yung aking ama sa pag-inom. Kaya ayun. Yun natin ang ganyan. Ayun. So, ayun. Dahil minsan, mahirap nang ang buhay, inom ka pa, o ano na lang, di ba? Kaya sa mga, ano, okay, yung ama ko naman, yun lang yung bisyo niya, inom. Di naman siya nanakit. Kaya lang, ano, bunganga lang. Parang babae siya noon. Mag-away sila ni mama, bunganga lang. Yun lang yung, ano, sa kanya. Kaya nung, nagkasakit siya, di na-realize niya na, ano, natigil na yung pag-inom. Kasi nga, munti ka na siyang mamatay. So, ayun. Pwede ba? Mabilisan lang. Ano lang. Ano blush? Pwede ba? Sa mga ano dyan, paturo naman paano mag-eyeliner. Kasi hindi ako marunong talaga mag-eyeliner. Nahihirapan ako mag-eyeliner. Hindi naman ako nag-eyeliner eh. Ngayon lang. Try lang. Ay, ganun-ganun na lang. Try lang kung ano yung itsura pag nag-eyeliner ka. Ayan. Yung aking 30 pesos na salamin. Ayan. So, ayan. Yun yung aking talambuhay. Sa atin naman, marami naman tayong mga problema. Marami namang trials na dumadating sa atin. Pero kapit lang, saan pa ba magkaka-ana rin tayo? Baka sa susunod, magiging successful tayo. Basta love lang natin yung ating ginagawa. Ilalove lang natin yung ating ginagawa. Pasensya na pala kasi, nang nahihirapan ako. Pinatry ko talaga yung aking makakaya. Tsaka, wala lang. Ayun. So, ayun. Tapos, ano pa ba? Ito, mag-lipstick ako. Lipstick na pala. Ayun. Ayun, kung ano.
sorry kasi hindi talaga fluent yung aking pagtatagalog, pero tinatry ko naman, di ba? At ayan, ako si Bumboy. Talagang nangungutang. Oh, nangungutang ako. Minsan nga, hindi pa nakakabayad eh. Yan ang magagawa ko. Hindi naman ako tumatakbo. Sinasabi ko naman sa kanila na hindi rin ako tatakbo. Babayaran kita. Babayaran kita. Babayaran ko kayo. Babayaran ko kayo pag nakaluwag-luwag. Kasi ngayon, ang hirap ng buhay talaga. Nasa pandemic tayo. Ngayon. Ngayon na, yun na. Yun na. Tapos, diba? So, yun guys. Magsaset lang ako ng aking bench ulit. Kasi hindi ako napapagset kanina. Ngayon, napagset ako. Using this bench product. Favorite talaga talaga. Natitig. 27 pesos lang. Diba? Paganda na yung ano niya. 27 pesos. So yun guys, yung aking talang buhay, yung si Bumboy. So parang peach na yung color na lang. Thank you guys so much for watching. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. And don't forget, kahit na anong pagsubok ang darating sa ating buhay, laban lang.